So ano na guys, may naisip na ba kayo na gagawin natin sa presentation natin sa Wednesday? Ang tagal na nang binigay sa atin ni Sir pero wala pa tayong nasisimulan. O di ba may tatlo tayong choices doon. Meron tayong roleplay, short film, o kaya music video. Nikki, ikaw, ano ba masasuggest mo doon sa tatlong yun? Eric, pwede mo mag-PowerPoint na lang tayo para mas madali. Pe-present na lang natin kay Sir, di ba? Konting practice ko, okay na yun. PowerPoint? Ang tagal-tagal na natin nagpa-PowerPoint. Anong bago doon? Feeling ko mas maganda yung ano eh. Short film. Bago yun. Magugustuhan talaga yun ni Sir. Kayo ba? Ano masasuggest nyo? Parang mas madali gawin yung ano, yung music video. Music video? Anong makukuha na naman natin? Doon yung music lang. Paano sila makikinig? O ikaw naman, Chel. Ano ba masasuggest mo? Suggest ka naman. Play. Roleplay kaya? Agree ako sa roleplay. Parang wala nang edit-edit. Edit-edit. Siyempre, kapag roleplay, hindi na kailangan humiram ng room. Less hassle, tsaka hindi na kailangan mag-rehearse. Roleplay. Gusto niyo ng roleplay? Anong bago na naman doon? Parang PowerPoint na rin. Mas luma pa nga sa PowerPoint eh. Ano ba makukuha nyo doon? Pag elementary. Tapos ipepresent natin sa room. Puro pause. Pangit kaya nun? Mas maganda talaga yung video. Okay. Guys, wala na ba talaga kang maisip na mas maganda? Sa totoo lang, ang pangit talaga ng mga suggestions nyo. Wala na bang magaganda yan? Kailangan nyo pa ng improvement, guys. Level up tayo. Dapat tayong pinaka-the best. Pinaka na nga, diba? Pinaka-the best. Pero sa tingin ko, ang pinaka-maganda talaga, gumawa lang tayo short film. Huh? Short film! Maganda talaga yun! Bago na, may pe-present pa natin na maayos. Okay, sir? Okay. So guys, ganito na lang gawin natin. Mag-settle na lang tayo sa short film. Okay na yun ha, short film. Ngayon, may kukunin lang ako sa labas. Planuhin nyo na yung gagawin nyo para sa path goal theory natin ha. Maayos dapat pagbalik ko. Ayos ba yun? Ayos. Sige, okay lang. Grabe talaga yun sa Eric, no? Porket siya lang yung na-assign na leader dito, nagmamarunong na siya. Tapos, gusto niya, siya pa yung masusunod. Nag-suggest-suggest pa siya sa atin. Hihingi pa siya ng suggestions kung yung gusto niya rin naman. Oo, kung gusto niya rin naman, siya yung masusunod. Diba? Ang labo din talaga niya, no? Ay, nandiyan na siya. Ano guys, napag-usapan niya na ba? Pasensya niyo na ako kanina. Sakit lang talaga ng ulo ko eh. Pero okay lang ba sa'yo na mag-selfie na lang tayo sa video? Mas makasit po kasi kayo pag video ang gagawin natin. Sige, kung yun naman yung ikagaganda ng presentation natin, di ba? Sige, promise. Gagawin ko talaga para maging pinaka-the-best yung short film natin. So guys, ang gawin muna natin ngayon is planuhin muna natin sa venue kung saan tayo pwedeng mag-meet. Tapos doon na natin pag-usapan kung anong gagawin natin para sa presentation natin. Tapos, saka na lang natin pag-usapan kung ano yung at paano natin gagawin yung sa path goal theory of leadership. Okay, Ben? Guys, gusto nyo ba magpa-reserve na lang ako ng room dito? Para, di ba, hindi naman tayo na-hassle na maingay sa baba, di ba? Tsaka, mas peaceful kasi dito pag magpa-reserve tayo ng room. Ano sa tingin nyo? Nikki, ayos talaga yung idea mong yan. Mas maganda nga kung meron tayong venue. Na, tama na magpa-reserve ka. The best yan. So guys, settle na tayo. Meron na tayong idea, which is yung short film. Tapos meron na rin tayong venue, yung reserve ni Nikki na room. So ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ba talaga yung sagot, path goal theory. May na-research na ba kayo? Ano nga pala akong na-research tungkol dito sa path goal theory? Wow. Kuya, marami talagang salamat dito. Malaking tulong to. Dagdag ko sa mga nabasa natin. Ayos o, lahat meron. So guys, para ma-explain ko ng mas maigi yung sa path goal leadership, okay lang ba sa inyo dun tayo sa may TV para magkaroon tayo ng broad idea? Magpa-present kasi ang PowerPoint. Ito na talaga ang plano natin. Nakikita nyo naman yung topic natin. Path Goal Theory of Leadership. Paano natin ito malalagay sa isang short film? So, meron tong apat na leadership behaviors. Dapat meron tayong
apat, yung directive leadership, supportive leadership, saka yung participative leadership, saka yung pinakalas, achievement-oriented leadership. So first, discuss muna natin yung una, yung directive leadership. Pag sinabi natin yung directive leadership, ito yung para talaga leader. Itadirect yung members niya towards a goal, tapos magbibigay siya ng expectations na ito dapat ang achieve natin as a group or as a team. Tapos magbibigay siya ng iba't ibang timelines para alam natin kung ano-ano yung mga bagay na dapat natin matapos. So sa video, pwede natin may bigay na, kunyari, nag-uusap-usap tayo, tapos sasabihin ko yung goal natin na makapag-present tayo ng napakaganda. Parang nadedirect mo kami kung ano. Oh, ayan, ganyan. Exactly. Nadedirect po kayo kung ano talaga ang dapat natin gawin para mas gumanda yung project natin. So okay pa tayo sa directive leadership? Okay. Next naman, supportive. From the word itself, supportive, nasabi natin na syempre, kailangan meron tayong pupunin ko yung idea nyo, bibigay ko din sa inyo yung mga idea ko para lahat tayo may alam na pwede natin may bahagi sa isa't isa. So pag sinabi natin supportive leadership, it's about friendliness, approachability. Kaya nga ganito, nag-uusap tayo, although meron tayong PowerPoint presentation, pero open naman ako sa suggestions nyo para mas maging maganda yung presentation natin. So, yun. Ito naman, papakita natin sa video natin na, syempre, nag-uusap-usap tayo, bigay kayo suggestions, syempre, hindi lang porket, ayan, sharing of ideas, pero hindi lang porket, sharing of ideas, hindi ko na rin i-accept, syempre, kailangan, kahit pa paano. Sasali ko siya sa mga techniques natin kung paano natin mabubuo yung video natin. Next naman, meron tayong participative leadership. So participative leadership, para di siya supportive kaso nag-focus siya more on tayo, sa members. Kasi kailangan talaga, hindi lang yung leader yung gumagawa ng trabaho. Participants. Yan, may participants. Tapos, parang lahat may role. Yan, may role, tama. Dapat may role lahat. Although ako yung leader, pero syempre, meron pa mini leaders sa mga group members para lahat tayo nakakagawa ng trabaho. Meron tayo dapat yung sharing of thought, syempre. Consultation or advice seeking, syempre. Kunyari, hindi nyo alam ang gagawin. Or ako, hindi ko alam ang maganda idea para gawin to. Yun, mapag-suggest kayo. Pwede rin natin may pakita sa video. Mag-usap-usap ulit tayo na, kunyari, si Nikki may problema. Matutulungan natin siya kung lahat tayo magbibigay ng ideas, consultations, or advice. Yung last naman, achievement-oriented leadership. Mapapakita lang natin ito once na represent na natin itong video natin or yung short film natin na sigurado sa inyo napakaganda. Sa achievement, syempre, nandyan yung mga challenging activities. Kunyari, darating talaga sa time ng members na ano ba ang gagawin natin, paano natin ito magagawa ng maayos. Tapos, yan, high standard of excellence. Yan ang ma-assure ko sa inyo, guys. Pag na-present na natin itong video natin na ito kay Sir, tapos natapos na natin lahat ng mga video, ganyan, mga clippings natin, mga iba pang kailangan natin sa video, yan. Panigurado, lahat ng time may confidence sa isa't isa na magagawa natin ito at magsasucceed tayo sa gagawin natin project. So, yun ang ipinepresent na path goal theory of leadership. Na kailangan lang leader mag-guide niya yung subordinates niya towards a goal na maging successful sa future. Hindi lang more on sa leader na siya lang mag-isa. Kailangan talaga leader, subordinates, success. So dahil doon guys, may papakita sa inyo video. Although medyo pambata to, pero guys, makukuha niyo talaga yung meaning nitong video to. So guys, ito na yung video. Although sumigay lang to, pero nandiyan talaga yung kailangan natin. Yung particular part na yon, yun talaga yung nagpapahida ng path goal theory. Kasi nakita nyo, nagsama-sama doon, ibig sabihin ng sinisimbolize doon, yung subordinates ng leader. Siya yung parang nag-anchor papunta dun sa castle, which nagre-represents naman ng goal natin na maging success. O, di ba? Para talaga siyang sa path goal theory kasi mula sa subordinates, transfer sa success. Yan, ganun natin papakita sa video guys. Magiging successful talaga itong video natin guys. So ready na ba tayo guys? Ready na! Ready, ready na!
Love is in the air, I can feel it everywhere. And my girl, when we're together, life's a breeze. Love is like the sun, shining down on everyone.